Hello mga kapobre, ayon magandang umaga po sa inyong lahat, magandang araw. Alamin po natin guys kung bakit galit na galit itong sa Idol Rappi kina Domingo at Doki. Dito malalaman natin kung ano talagang kabulastugan ang ginawa nila sa bayan. Another sad truth na nagaganap sa ating bansa. Habang marami tayong kababayan naghihirap, marami din ang kumikita at yumayaman. Pinagkakitaan po itong pandemya. Unfortunately, itong mga scammer, ilan sa kanila taga-gobyerno na nagsasamantala. Take the case of Yanhua, isang Chinese medicine. Mura po ito, affordable, na nung una, hindi nila pinayagan ng FDA. Pero later on, pinayagan din. Ulitin ko, nung una, hinuli, pinaharap, wag. Kasi hindi nakarehistro sa kanila. Huwag payagan. And then later on, sige payagan. Wow. Nagkaroon sila ng millions of reasons. Ba't hindi na pinayagan? Now, here comes ivermectin. Hindi pinayagan. As a matter of fact, nirate pa po yung pasilidad ng pagkakalam ko ng isang doktor na merong ivermectin. Good rate. Kami pag-usapan natin. Now, anong nangyari? Nakarating po ito sa kongreso about ivermectin. Tinalakay ni Congressman Mike Defensor at yung kanyang kasamahan. Nakarating din sa Malacanang yung ginagawang investigasyon ng Kongreso. Balita ko, atin-atin na naman ito. Balita ko. Tumawag ang Malacanang sa DOH, sa FDA. Hoy, payakan nyo na yan. Nakakatulong pa yan. Pinayagan. Ngayon, zero ang DOH, zero ang FDA. Napunta tayo dun sa rin. Yes, tama yung sinasabi ko sa iyo, Mr. Domingo, mag-grade ka ng mga gamot na nakakasama sa kalusugan dahil na yung mga gamot na nakamamatay. Remember, sinabi ko to sa iyo, hamon ko sa iyo sa mga previous videos ko. Now, let's talk about ivermectin. Ito po yung naging mainit na debate among doctors sa medical community. May mga doktor na nagsabing nakagamot at meron na sila mga pasyenteng nagamot nila using ivermectin. Meron mga doktor na nagsabing hindi ko gagamitin yan dahil kailangan pa ng masusing pag-aaral. Ginagamit ng mga doktor dahil nakagamot. Mga doktor nagsasabing kailangan pa ng masusing pag-aaral. Pero wala sa dalawang ito nagsabing ginamit nila itong ivermectin tapos namatay. Wala. Remember? Pero, ano ginawa po ng FDA? Pinaray. Now, FDA, how about yung mga slimming pills na matagal ko nang pinararate sa iyo? In fact, nagbigay pa ko ng mga samples na nandyan ngayon sa merkado, nagkalat pa rin na may halong amphetamine gawa ng shabu na hindi mo ni-raid. Samantalang yung mga gamot tulad ng ivermectin at yangwa na wala namang namamatay bagkos ito po'y nakatulong, eh bakit yung pinag-iinitan at ayaw niyong papasokin? Well, itong yangwa, pinapasok niyo na. Pero itong ivermectin, pinigilan niyo. Pero buti na lang, nakialam ang Malacanang, o na zero tuloy kayo. Ang point ko rito, sana kayo dyan sa FDA, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman yung purong palagi na lang ang nasa utak ninyo eh, what's in it for us? Diba? If you know what I mean. Huwag naman, dapat what's in it for the country? What's in it for the people? Yun yun, hindi yun. What's in it for DOH? What's in it for FDA? Or to put it bluntly, paano si Eddie? Huwag naman ganun kayo mag-isip. Dr. Francisco Duque ng DOH at Dr. Eric Domingo ng FDA. Sir, let's talk about Remdesivir. Pinanagan ito. Ito yung injection sa mga pasyente na severe ang symptoms ng COVID-19. Alam niyo magkano? 18,000 per injection. Twice a day, 36,000. Kaya ba na mahirap to? Of course not. Pero, ba't yung pinayagan? Samantalang pag itong Yanhua na 25 pesos lang at itong ivermectin at 35 pesos lang, hindi niyo pinayagan? Bakit? Kasi wala. Wala kayong, alam niyo na, pakikinabangan. Dito, malaking pakinabang. Dito sa sinabi ko isang gamot. And also, may dagdag ko lang. Ito pong Remdesivir na 18,000 per injection sa mga ospital. Akalaan niyo po mga kapatid, ito po ay 899 rupees lamang sa India. Magkano po yung conversion ng 899 rupees to pesos? It's only 595 pesos. Kita mo yung harang na yan. 595 pesos per injection pag sa India ka pang pag-inject, pero pag sa Pilipinas, 18,000. Nakita niyo po yung discrepancy? Ha, Mr.
Domingo at Mr. Duque, alam niyo sigurong dahilan kung bakit ganun kalaki ang discrepancy. At bakit nga po pala ang mga antibiotic at saka maintenance ng mga gamot sa India mura at dito pagkamahal? In fact, naimbestigahan niya sa Senado noon. Bakit mahal? Sapagkat meron ng in-place na structure, system of how some people make their money. Certificate for product registration, allegedly from 1 million to 15 million to 20 million. Hindi pa kasama dyan yung ibabayad sa maglalabi, pampiyan, etc., etc. Bakit nga ba mas murang gamot sa India kaysa dito sa Pilipinas? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nabibigyan ng kasagutan niyan. In fact, that has already been investigated sa Senate, but up to now, wala pa rin talagang malinaw bakit kaya ng India mag-produce ng murang gamot sa maintenance at antibiotics versus dito sa Pilipinas. Ang sagot, your guess is as good as mine. Now, Dr. Duque, meron pa itong tocilizumab. I hope tamang pronunciation ko. 38,000. Mga ganito. E di siyempre mayaman lang. Ngayon, meron itong Lianhua, 25 pesos. Ivermectin, 35 pesos. Affordable para sa mga. May hirap. Kapag kumalat kasi ito, alam mo kung bakit maraming pumapalag, maraming mawala ng kita. Ito mga malalaking pharmaceutical companies for sure. Kapag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi para sila ay gumaling, para sila pa ay bumili ng vaccine o magpa-vaccine, then maraming mawawala ng kita. Yan po ang nakikita ko isang dahilan kung bakit hinaharang itong ivermectin. Now, let's hope, pray, keep our fingers crossed na itong ivermectin, sana ito po talaga ang sagot na para masugpuna itong COVID-19 ng mga kaso sa ating bansa, especially sa ating mga mahirap dahil affordable po itong gamot na ito. Ngayon, ang malaking tanong ko sa iyo, Dr. Duque, bakit sa kabila ng napakarami na pong panawagan sa inyo na mag-resign mula sa iba't ibang sektor, even senators na kaalyado po ng Pangulo, pinag-resign na po kayo maging mga kapwa niyo, Doktor, nagsasabi, it's time for you to go. Pero bakit ayaw niyo pa rin, sir? Ang sinasabi niyo lang po, Dok, I serve at the pleasure of the President. Sir, kung talagang may prinsipyo po kayo at ayaw niyo pong mapahiya yung inyong kaibigan na si President Duterte, na I know na kaibigan niya at sinabi naman ng Presidente, yan po ay isinapubliko ng Pangulo na magkaibigan kayo. Do him a big favor. Kayo na po mag-resign para nang sa gayon din na po siya napapayam. Ikaw nang kusa mag-resign, mag-bitsyo ka na sa pwesto, ba't kapit-tuko ka pa rin? Anong meron? Ano yun, nagpapakabayani ka? Gusto mo lang talaga magsilbi sa bayan? Sir naman, sir, kung talagang ang inyong intensyon ay magsilbi lang sa bayan at kabila niya na ikaw ay binabatikos at sinasabing wala kang silbi, umalis ka na dyan, then leave. If you really have pure intentions at ikaw ay binabatikos dyan sa kabila ng ginagawa mo lahat para mapabuti yung iyong trabaho, then leave. Do yourself a favor and do the President a favor. Huwag ka naman paka-stress sarili mo. Umalis ka na. Ba't di ka umaalis? Alam mo naman siguro dahilan. And I know the reason kung bakit ayaw mo pa rin umalis. Alam mo, kasi kung maprinsipyo kang tao, umalis ka na agad dyan. Lumayas ka na. Mabilis, pronto. Ayaw mo umalis? Alam na natin lahat ang dahilan. Kayong dalawa dyan, ni in fact, nung gumawa ko ng video tungkol sa mga kabalastugan dyan sa FDA, ang dami ko pong natanggap ng mga PM sa aking Facebook page. Sinasabing totoo mga pinagsasabi ko na marami rin kabalastugan sa FDA maging sa DOH. Kaya nga, ito po yung masakit na katotohanan na inilalagay po natin sa kamay, hindi naman po lahat yung ating kalusugan sa ilang mga tao hindi maganda ang intensyon at ang trabaho. In short, na sila po ay nandyan, hindi para magtrabaho, kundi para yung mga rapot. That is saddest truth. Ilan po dyan sa FDA, maging sa DOH. Again, hindi naman lahat, piling-pili lang na walang ginawa. Now, prove me wrong, Mr. Duque and Mr. Domingo, resign. Come on. Marami naman dyan mas magaling pa sa inyo, especially yung mga matatagal na dyan sa FDA,
yung mga career officers na nagkataong wala lang silang connection kaya hindi sila ma-promote. Ba't di mo nang pagbigyan nyo na ma-promote? Sila na lang kasi mas alam nila because they've been there for a long time. Mas malawak ang experience nila kaysa sa inyong dalawa. Ikaw, Duque, resign! Kayong dalawa. O dili kaya... Mabuti pa. Kagaya natin na mahirap na ngang makabili ng isang kilong bigas tapos bibili pa tayo ng mamahaling gamot na pinagpipirahan lang pala tayo ng mga nakaupo kagaya na doktor kanina. Diba kaya nakakapanggalaiti ko talaga mga kababayan. Ngayon nararamdaman, alam ko na kung bakit gano'n na lang ang galit na Idol Rocky. Kaya kung talaga naman meron pa silang dignidad, meron pa silang natitirang hiya sa katawan nila, sa balat nila. Mag-resign nilang talaga sila. Bakit pa kailangan pa? Kailangan pa talaga na si President Duterte pang magsabi sa kanilang resign? Kung may hiya sila, mag-resign sila. Huwag na nilang hintayin na mismo ang presidente pagsabi nila sa kanila. Nakakahiya. Hindi kasi nila nararamdaman. Hindi nila nararamdaman yung gutom, yung hirap ng mga mamamayang Pilipino, yung gutom ng bawat pamilya na wala ng makain. Tapos ayan, pagpipirahan pa nila. Ano pa nila yung gamot na dapat sana makatulong? Ay nako, nakakapanggigil. Imbis na tulungan nila si Pangulong Duterte kasi nagsusumikap yung Pangulo natin na may aahon tayo na matulungan yung mga mamamayang Pilipino, lalo na sa pandemya ngayon. Sila patuloy yung nagdidiin sa mga kababayan natin na mas lalong maghirap. Ganyan sila kawalang kwenta, ganyan sila kawalang puso, walang mga puso.